sa pagpapatuloy ng ating motorcycle adventure ay atin namang pupuntahan ang dulo ng Daang Katutubo. Bali, kagagaling lang natin doon sa may Mapita Biotech at susubukan natin puntahan kung ano ba ang itsura at hanggang saan ang dulo ng Daang Katutubo. So makikita nyo merong daang palikuran yung left, pero hindi natin alam kung saan papunta yon. At dito dahan-dahan lang tayo dahil talagang napakataas, pero napakaganda naman ang view. So may nakasalubong tayo kanina, mga tatlong riders na galing daw sila dun sa kabila sa Santa Cruz, Zambales. At dinaanan nila yung Daang Kalikasan na ginagawa doon. Dahil ito ay magsasalubong yung dulo noon papunta dito sa dulo ng Daang Katutubo kung saan may ginagawa raw na tulay. So tingnan natin kung aabot tayo ron. In the meantime, tingnan muna natin ang mga gandang tanawin dito. Magaganda, ngunit nakakatakot. And make sure na kondisyon yung motor nyo kung pupunta kayo rito. Siguraduhin nyo lang na maganda yung kapit ng preno, dahil talagang napakataas at sobrang nakakatakot. Pero talagang maganda, maganda yung view. Makikita nyo naman dito, parang nasa New Zealand. Pero hindi pa natin alam kung ano yung itsura nung banda doon sa dulo. At sa parting ilalim naman nito, kung saan matatapos yung daan, ay nandun yung ginagawang tulay. Pero rough road na, dahil hindi pa nga nagagawa yung tulay. Mag-river crossing ka kung gusto mong dumiretso pa doon, papunta doon sa may Daang Kalikasan. And then kung didiretso ka pa, eh mararating mo na yung Santa Cruz, Zambales. Yun yung kabilang bahagi ng ginagawang daan papuntang Daang Kalikasan. Ang Daang Katutubo ay matatagpuan sa bayan ng Aguilar sa lalawigan ng Pangasinan, at isa ito sa may pinakamagandang scenic roads sa Pilipinas. Ang daan na ito ay binabaybay ang rolling hills ng Pangasinan at nagbibigay ng malapiritil na tanawin na anay mo'y nasa ibang bansa ka. Ito ay may habang 24.22 kilometers magmula sa main road highway hanggang sa Mapita Biotech. Ang paggawa sa daan na ito ay nagdulot ng malaking tulong, lalong-lalo na sa mga katutubo na naninirahan dito upang mapabilis ang kanilang biyahe papunta sa bayan at mapadali rin ang kanilang pag-angkat ng mga pangunahing pangangailangan. So magdahan-dahan lang tayo dito sa portion na ito. Talagang siko, animo siko yung daan. Tignan mo naman, napakatarik. Ewan ko lang mamaya pag paahon na tayo kung hindi mahihirapan si Azul. Pero so far okay naman, basta dahan-dahan ka lang at alalayan mo lang ng preno at engine brake. So ito lang yung kagandahan ng gumagamit ka ng manual na motor. Meron siyang engine brake, hindi kagaya ng mga scooter na meron din naman kaso konti lang. Hindi mo masyadong mararamdaman. Hindi kagaya nito, ilalagay mo lang sa first gear kusang babaga lang yung takbo at alalayan mo na lang sa yung preno. So sa parting ito ay nakikita na natin yung pinakadulo ng sementadong daan. So hanggang dito na lang tayo siguro. Mag-stop over mayon na tayo at titignan natin yung tanawin dito. So sa tagpong ito ay bumaba tayo sa motor para iliko natin.
Pero hindi natin siya makontrol dahil sobrang taas at kung saan siyang bumababa. Dahil pasulong nga. Hindi natin siya makontrol dahil sobrang bigat niya at na-out of balance tayo. At ayun na nga. At natumba si Azul. So ano bang nangyari kay Azul? Tingnan natin kung wala ba siyang nasira or nagasgas. So tinitignan ko ngayon yung crash guard niya kung umandar naman. At ito yung kanyang side bag. Siya yung unang tumama dahil nga natumba. So hindi natin kakayanin na iliko kahit na naka-side stand siya at hindi natin siya maikot. Dahil nga yung daan, hindi napantay. Dito ko naramdaman ng sobrang bigat pala ni Azul pag sa ganitong sitwasyon. At medyo kinabahan tayo dahil wala nga taong dumadaan dito. At maghihintay muna tayo kung may dadaan at may makatulong tayo sa pag-ikot para mailiko natin ang ating motor. At sinusubukan ko pa rin siyang iliko. Pero every time na inaabante ko siya, kusa naman siyang sumusulong dun sa may pababa. Dahil hindi mo nga siya makontrol dahil hindi na nga pantay yung daan. So stand muna natin at maghihintay tayo ng rescue sa mga dadaan dito. At sa wakas ay nailiko na rin ang ating motor. At ngayon ay pupunta na tayo sa taas. So tayo nagpapasalamat sa dalawang tumulong sa atin. Itong dalawang katutubo na galing dun sa may tabi ng ilog na kung saan ay meron silang pananim doon at katatapos lang nilang magtrabaho doon sa kanilang taniman. So maraming salamat sa inyong dalawa mga kapatid. At hindi ko na rin nakuwang naitanong yung mga pangalan nila dahil sa pareho na lang kaming nagmamadali at kasi medyo paparating na yung ulan. At hindi natin talaga maiwasan yung mga ganitong pagkakataon, especially sa mga bundok at sa mga daan na kagaya nito na napakatarik. At minsan eh pagtagulan, mapuputik at madudulas na hindi mo talaga maiiwasan na minsan eh magkakaroon ng pagsemplang. Pero kung minor lang na ganun eh nagpapasalamat tayo at hindi grabe yung nangyari. So paakyat na tayo at i-enjoy na lang natin yung view dito sa may Daang Katutubo.
So dito ko natatapusin ang ating video tungkol sa pagpasyal natin dito sa may Daang Katutubo sa Aguilar, Pangasinan. So next time na pagbalik natin dito ay siguro ay may update ko kayo kung ano na ba ang nangyari dun sa ginagawang tulay. So ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Froylan Dust is signing out.